we're back here on BRGY. BFAM, if you were to ask anyone abroad, I think they will say that our own country is most known for our kind-hearted nurses. Our next guest is actually one of them. After working abroad as a head nurse and nurse manager, he now manages a school for caregiving. He has achieved greatness by sharing his knowledge to Filipino domestic helpers who just want to learn more. Let's meet him in today's IRL. So my name is Teodoro Nuevo Jr, but my friends call me Teddy. So I'm working here in Riyadh for 10 years na po. Nag-work po ako sa iba't ibang company po before. Nag-work po ako sa Pilipinas as a volunteer nurse po. So 4 years po ako na nag-volunteer nurse sa isang isang private at saka sa isang government hospital. Nag-decide po ako way back 2012 na mag-abroad at on that time po, dalawa po yung in-applyan ko. Ang pagbabarko po, magiging nurse po sana ako sa barko at the same time po yung pag-nurse po dito sa Saudi Arabia. Then when I transfer po sa home care po dito, sa Imdad Home Care, doon po ako na promote po as a nurse manager. Pinaka-dream ko po talaga since noong bata pa po ako na magtayo po ng sariling training center. Sabi nga po nila na ang mga family ko, from family to my sister, at saka sa mga pinsan ko po, mga teacher po sila sa Pilipinas. So, parang naano na po sa akin na naging passion ko na rin po yung pagtuturo. Kasi since noong high school, noong elementary, at din noong nag-college po talaga ako, second choice ko po talaga ang pagiging teacher. Nagturo po ako sa iba't ibang training center po dito, mga Filipino training center po. Then may nakakita po sa akin na isang, what you call this, isa pong company. So nag-offer po sila sa akin kung gusto ko daw pong i-manage yung kanilang training center. At doon po nag-start po, way back 2019, doon po nag-start yung pagtuturo ko po dito sa Saudi Arabia. So welcome po sa aming bagong facilities, which is the Imdad Care for Medical Services. So dito po ang aming opisina. Welcome po dito. Pasok po kayo. So ito po guys, we have the complete, what you call this, documents po. Para po patunay na ang aming home care at ang aming pong training center is legal po at 100% po owned by Saudi. So welcome po sa aming opisina at andito po ang aking mga kasamahan sa Imdad Care for Medical Service. Na-assign po ako dito to manage po the training center at ako po yung nagtuturo po ng patient care assistant or yung caregiving. So we have two license po na training po dito, which is the certified nursing assistant. 8 months po yun, at yung pong patient care assistant or caregiving, which is 3 months po naman po yun. So, this coming second batch, we will open other courses like dental assistant and CSD. Malaking tulong ang naibibigay po namin sa mga training po na ito kasi for 3 years po na nagmamanage po ako ng training center, marami na po kami mga kababayan or OFW na nag-work po sa iba't ibang bansa. So, yung certificate po kasi na nakukuha po nila dito is nagagamit po nila para mag-apply at ma-uplift po yung knowledge nila. Kasi, alam nyo naman po, ang pinaka in demand po na mga trabaho po ngayon sa ibang bansa is caregiving po. So, yun po yung in-offer po namin ng mga courses dito. Ang award po na po yan is last September 23 lang po siya ginanap, itong taon po na ito. So, ginanap po ito sa Dubai. Okay. So, someone nominate me po sa, ano na to, sa award po na ito, which is yung top 100 professional healthcare po sa buong Middle East. So, ang nag-organize po nito is yung the Filipino Times na nakabase po sa Dubai. So, pumili po sila sa 800 po na ano na tao or mga healthcare professional dito po sa buong Riyadh sa Dubai, UAE, ganyan po sa Qatar, Bahrain. Nung una po nung ako'y na-nominate, sobrang saya ko po. Sobrang saya dahil yung pagtulong ko or naipon na po yung saya na naibigay po nila sa akin kasi po naibigay po yung ganyang kalaking award po. So sobrang saya ko po, sir. So the biggest lesson po is that maniwala po kayo sa sarili ninyo. Yun po, yun at yun po ang dapat nyong dalhin kahit saan.
paniwalaan nyo na kaya nyo magtagumpay at kaya nyo kampin kung ano man yung mga goals or dreams nyo sa buhay. BFAM, I think you guys know how difficult it is to be a nurse or a caregiver abroad and how hardworking you have to be. So kudos to our G-Pinoy for being able to help our kababayans. Sabi ko nga kanina, greatness is a bit hard to define, but for Teodoro, being great means helping our kababayans become exceptional. Sometimes it's not about attaining big and wild dreams, it can just be a passion closest to our hearts. When we return, another global Pinoy is in the path to greatness as he creates a passion project. How does he help Filipinos abroad reconnect with their roots? Let's know the answer after this break. Hi BFAM, this is Jillian Vicencio, and if I were to act in any film genre, I think it'll be action. And gusto ko yung mga about yun nga, mental health, about one's feelings talaga, about life, about relations sa mga tao, and kung paano nga nag-work din talaga yung life. Hola, hey, mabuhay!